Yan, magandang araw mga kabayan. Yan, ang ilalagay naman natin ngayon, itong deadbolt, talagyan natin dito mga kabayan. Yan, ang pagli-layout ko nito mga kabayan, 10 cm galing dito sa gitna nito, tapos sa gitna ng deadbolt, 10 cm yan. Ngayon, nili-layout ko rin siya dito, yung door lock saka deadbolt, saktong-sakto mga kabayan. Pag 10 cm, nakagitna yung dalawang lock dito, yung door lock saka yung deadbolt dito. Yan, ngayon ang gagawin ko muna, iskulahin ko muna to. Yan, sukat ako dito ng 10 cm. Ito yung guhit kong gitna nito. Sukat ako ng 10 cm, ayan. Yan, ngayon iskulahin ko ito. Yan, ang pag-install nito mga kabayan, katulad lang nito yung butas. Yan, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng pag-install ko nito. Yan, guhit ako dito. Tapos sasukat din ako ng 6 cm. Yan, may nailagay na rin akong deadbolt mga kabayan na dito pinalagay nung may-ari dito. Mayroon naman dito. Yan, mayroon namang dito mga kabayan yung gusto niya. Mayroon namang dito nagpalagay. Yan, dito sa pinakababa. Mayroon naman dito. Yan, depende na yun sa inyo mga kabayan. Yan, ito na mga kabayan yung 6 cm. Tapos yung layout nito, dito na natin kinuha. 10 cm yung pagitan nila. Yan, ngayon, pabutasan na natin yan. 10 cm mga kabayan. Yan, papitik-pitik lang yung ikot. Yan, pag ito mga kabayan, nagganito ng lubog, yung kahoy niyan tumama na dito. Yan ang gagawin natin, sasalubungin na lang natin sa kabila. Yan, kasi hindi siya tatagos kasi yung kahoy nito tumatama na dito. Tanggalin muna natin yan, sasalubungin natin dito sa kabila. Okay. Yan, ito na mga kabayan ha. Yan, ang isusunod naman natin, ito yung gitna, iskulahan natin dito. Yan. Tapos gigitnain natin ito. Yan, ito. Yan, sisintrohin lang natin to. Yan, tapos papitik-pitik lang. Yan, ang sukat pala nito pambutas mga kabayan. Kwanto? 218 yung diameter niya. Ayan. Sobra ng 18 sa 2 pulgada. Yan, ito naman, 7/8 ito. Yan, dito na natin sa pagitan ng 1 sa kato para mas malinaw. Yan, 7/8 yan. Kulang ng 1/8 sa 1 pulgada. Ayan. 7/8. Yan, yan yung sukat ng pambutas natin sa door lock. Yan, pero pag bumili naman kayo nito, sabihin nyo lang door lock installation kit. Yan, ganyan ang ibibigay sa inyo. Yan, ito yung pinang deadlock, medyo masikip to sa 7/8. Kaya papaitan din natin ng kunti sa mga pagilid nito. Yan, pakita ko muna yung mga laman nito. Yan, ito. Yan lang yung laman. Tapos may kasama siyang susi. Yan, tapos meron naman siya mga kabayan, manual. Yan, kung gusto nyo tingnan. Yan, ngayon, ito muna ang ilalagay natin. Yan, ito, may makikita kayong up dyan. Ayan, up. Ibig sabihin, yan yung nakabanda sa taas. Yan, ganun yan, up. Yan.
Hindi nyo pwedeng ilagay yan na ganyan. Tapos kailangan nakapa-up na ganon. Yan, makikita nyo mga kabayan, masikip siya. Pero 7-8 ang ginawa nating pambutas. Ngayon, papaitan ko lang muna ito. Dito sa taas na ang kunti, saka dito sa baba. Yan, itong 1-8 ang ginamit ko para hindi ganong mag-pagilog. Yan, kunti dito. Kunti sa taas. Sukat muna. Yan, pag ganun. Yan, napasok na ito. Ngayon, sa tagiliran naman. Magbabawas din tayo sa tagiliran ng konti. Sukat ulit. Okay na. Ayan, i-balance natin yan. Sabay guhit. Yan, paitin ko muna yung mga kabayan. Oh. Yan, ito yung up mga kabayan. Yan, titignan nyo itong naka-up na to. Baka mabaliktad. Yan, kasi hindi pa naman gaanong yung ibang sulat, hindi gaanong kita. Oh. Yan. Pantay na ito dito sa kahoy. Yan, direkta na natin to dahil medyo malambot naman yung kahoy. Okay. Yan, pantay na pantay yan. Yan, okay na. Ngayon, ang isusunod natin, ito na. Yan. Yan, para malaman natin kung alin yung nasa loob nito, ito lang titingnan nyo. Yan, itong may buta sa loob yan kasi nandiyan nakalagay yung tornilyo. Ito. Yan, ito. Yan, ang paglalagay nito mga kapin, makikita nyo naman yung sulat. Yan. Yan, yung mga nagiging problema nito, sa ibang mga nagtatanong sa akin, pag ikinakabit na daw nila, hindi natatanggal yung susi na nakalak. Kailangan kailangan nakalubog ito bago mabunot yung susi. Yan ang nagiging problema po. Yan mga kabayan, ito baliktad ang pagkakalagay nyo dito. Yan ang gagawin nyo. Ganon-ganon ninyo muna ito. Yan, makikita nyo naman yung ikot. Pag ganon, tapos igigitna nyo lang yan. Makikita nyo yung butas dito, parang nakakross yan. Ayan. Itong dito sa may tornilyo, ha, nakatayo. Yan, nakatayo yan na ganon. Tapos nakagitna yung ikot-ikot mga kabayan, di ba? Yung sinubukan natin. Dito naman sa kabila, dito naman sa kabila mga kabayan, isasagad nyo na doon sa dulo. Yan, isasagad nyo doon sa dulo. Kasi nakalubog ito, ang ikot yan papunta doon, nakasagad. Kailangan nakaganon yan. Ayan, makikita nyo yung cross, yung isa patayo, pag ganon. Yan. Yan ngayon, kasi hindi ko pa naman lahat nasubukan lahat ng brand ng ganito, susubukan nyo muna. Pero itong ganitong brand, nasubukan ko na to, yung mga ganitong mga ikinakabit ko, yan. Kanina, nakasagad siya doon dahil nakabukas. Makabukas siya, oh. Pag nakalubog to, ibig sabihin nakabukas, hindi siya sasabit. Yan ngayon, isara natin. Yan, tanggalin natin yung susi. Yan, ibig sabihin okay. Ngayon, isara naman natin. Eh ngayon, lubog naman natin to. Yan, tapos ikutin natin ng konti. Yan, medyo hindi pa kasi naka-align yan. Yan, basta nabubunot yung susi, okay yan. Ngayon, dito naman sa kabila. Yan, wala pa kasing tornilyo yan, kaya inaalalayan ko. Yan, i-align muna natin. Ngayon, nakalubog yan. Nabubunot yung susi, yan.
Ngayon, subukan naman natin na nakakalabas. Yan. Ikot. Ibig sabihin, okay. Okay yung pagkakalagay natin nito. Pag nabaliktad yun, mga kabayan, hindi natin mabubunot yan. Kailangan mabubunot natin yan pag nakalubog lang. Yan, mabubunot natin yan pag nakalubog lang. Yan, ikuha muna natin mga kabayan kasi umiikot. Itutornilyo ko muna. Yan yung mga nagiging problema ng ibang mga nagkakabit nito. Yung mga baguhan. Pero doon sa mga magagaling mga kabayan, alam na nila yan. Yan, itong video ito, ginawa ko lang to para doon sa mga baguhan. Yan, bago nyo higpitan, i-align nyo muna. Tingnan nyo dito na kung naka-align na, makikita nyo naman yung sulat oh. Kung medyo nakatabiging ganon. Yan, align nyo muna ganon. Tapos dito sa kabila. Yan. Yan, tingnan ko na sa kabila. Okay naman, naka-align na. Yan. Yan, yan, subukan na natin sa susi. Dahil ito yung nagiging problema. Kung okay ba yung pagkaka-install natin mga kabayan. Yan. Halimbawa isasara na natin. Tanggalin natin siyempre yung susi. Okay. Ngayon halimbawa nakabuka, siyempre tatanggalin natin yung susi. Yan. Medyo masikip pa mga kabayan, bago pa. Up. Tanggal. Bukas. Sara. Tanggal. Okay. Ngayon sa kabila, subukan natin dito sa kabila. Yan, pasok natin yung susi. Sara. Tanggal. Bukas. Tanggal. Yan, okay mga kabayan. Diyan yung malalaman kung okay yung pagkaka-install. Yan, saka malalaman, halimbawa nagpakabit kayo mga kabayan sa karpintero. Pag ibinigay sa inyo yung susi na nakalabas ito or nakalubog, subukan nyo agad bago nyo paalisin. Halimbawa nakaganyan mga kabayan oh. Nakasusi, tapos nakalagay yung susi niya. Baka hindi niya napansin, baka baguhan din. I-check nyo muna bago nyo paalisin. Para kung malayo siya, hindi naman siya madubli sa pamasahe. Yan, subukan nyo muna. Kayo na po mismo, pag napanood nyo itong video ito, alam nyo na i-check yung kinabit ng karpintero nyo. Yan. Yan, okay na to. Ngayon, ang isusunod natin, yung pagbubutasan naman ito. Parang saktong-sakto. Yan, marami na rin akong tutorial niyan mga kabayan. Pero ulitin ko dito sa video ito para sa mga kababayan nating baguhan sa pag-i-install nito. Yan, isa sa mga paraan ko dyan mga kabayan. Halimbawa nasa site ako, construction site. Sigurado namang mayroong wood glue. Yan, kahit anong pwedeng ilagay nyo dito na babakat dito sa hamba. Kukuha lang ako ng konti. Yan. Tapos, lalagyan ko ito paikot. Yan. Lalagyan natin yan. Para wala na kayong sukat-sukat. Yan. Babakat naman yan. Yan. Ngayon, lalagyan ko na ng wood glue yan. Yan. Ngayon, ilulubog natin dyan. Yan. Dahan-dahan. Tapos, isasara natin. Yan, okay na yan. Tapos, babakat natin yan sa hamba. Yan. Yan, pag nakabakat na yan, bubuksan ulit natin. Bukas. Tapos, ilalabas natin agad to. Saka natin pupunasan yan agad. Baka matuyo dyan. Yan, ngayon, titingnan natin to. Yan, ito na yung bubutasan natin. Makikita nyo mga kabayan, saktong-sakto yan, di ba? Alangan magkamali pa kayo dyan. Tapos igagano na lang natin yan. Igagano natin. Yan. Yan. Ibabalance natin yan. Guguhitan na natin ng hindi natin ito mailulubog. Dahil bakal ito. Yan ngayon. Ito na lang yung bubutasan ko. Hindi ko na siya kagrindirin. Yung ginamit ko na lang dito. Yan. Ilalagay ko na lang sa description box yung link nito mga kabayan. Yan, ang binutas ko dyan, yung flat screw ko, na luma. Ano, ibabalance natin yan. Yan, yung ganitong paraan, siguradong sigurado yan, nasakto. Walang sabla yan. Yan, okay na yan. Ngayon, uunti-untiin natin yan itong flat screw. Yan, matalim naman to.
Pero yung luma lang para hindi naman masira kung ibago kayo nito. Yan, makita nyo. Lumulubog yan. Yan. Sasaktong-saktuhin ko na yan dito mga kabayan sa butas kasi hindi ko na ilalagay ito. Kaya pinapaganda ko na itong butas kasi parehas lang ilalagay ito. Mas pangit siya tingnan. Yan, pwede lang to sa kahoy. Pero dito mga kabayan, hindi ko na talaga nilalagay yan. Pag minsan naman, halimbawa yung pagkakalagay ng hambawa lang siminto, pag nabutas nyo itong GI, lagyan nyo na lang, kamayan nyo na lang ng simintong ganyan para mabilog sa loob. Yan, pero ito dahil punong-puno, unti-untiin ko na lang yan. Para talagang maganda siya. Yan, biyahin natin mga kabayan para mawala yung matalim. Yan, okay na yan. Ngayon, nasa sa inyo na po mga kabayan kung gusto nyo pang ilagay ito. Yan, kasi para sa akin, parang wala na ring kwanto, wala na ring purpose. Yan, makakadagdag lang siya sa nakaganyan, nakabukol pa. Yan, pero kung ganito, pag napinturahan yan, ito lang makikita. Yan, makikita nyo mga kabayan, maganda yan, no? Yan, kisa ilalagay pa natin to, i-rivet pa natin dyan, tapos hindi siya lapat. Yan, nakabukol pa siya. Yan, ito, mas manipis ito. Mas makapal ito mga kabayan, no? Yan, ito, hindi natin to pwedeng hindi ilagay kasi butas na talaga yan. Kakalog-kalog yung pinto. Ayan. Yan, pero ako hindi ko na ikakabit yan, mga kabayan, yung plate na yan. Ngayon, subukan na natin. Subukan na natin. Yan, nakalak na. Ito naman didlock. Yan, mga kabayan, no? Yan. Yan. Okay na. Yan, ganun lang po mga kabayan pag lalagay ng deadbolt. Yan, nilalagay ko na lang sa description box mga kabayan yung link sa pag-install ko nito. Tapos yung iba ko pang mga tutorial nang naglagay ako nito tapos kahoy yung hamba. Yan, hanggang dito na lang po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.